Ulit, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Aking mga taga subaybay. Ang may papakita ako ngayon. So, bago na naman tayong project. Kaya ba'y gumagamit ng ganito? Ang tawag nito ay toggle switch. Toggle switch. Sa sobrang laki, kailangan mo pa siyang butasan or malaki ang espasyong nakukuha ang gagamit, kasi bukod dito sa size na to, syempre bubutas mo sa kahay, pero ito mahaba pa, so pwedeng ito tumama kasi wala pa nga yung connector niya, diba? Pwedeng tumama kung saan saan doon sa ano, doon sa kaha pagka ikinabit mo doon sa motor na natin. Actually, gumagamit ako nito, naiinis na nga ako eh, kasi pag nababasa, nag-lose contact. At dahil dyan, gumawa ako ng electronic toggle switch gamit ang relay, at syempre, meron niyang electronic circuit. Okay. 555 lang naman yan eh. Napakadaling gawin yan. Napakamura ng pyesa. Ito lang naman ang nagpamahal dyan. Relay. So, ang purpose nito, nitong electronic toggle switch, kung tawagin, electronic toggle switch to, on-off lang. Gagamit ka lang ng switch na maliit. Mga ganitong klase ng switch. Ayaw. So, ganito kaliit. Nakakabit po dito, mayroong dalawang wire nakakabit dito. Positive line, tapos ito yung load mo. So pag sinwitch mo, magkakaroon ng closed circuit para mag-on kung ano man yung i-on mo. Diba? Oh, ito, ganun din to. Itong aking electronic toggle switch. Pero, compact. Dahil ang nakalabas lang ay itong switch na to. Ayan, ganito kaliit. Bali, gagamitin ko sa doon sa ano ko. Gagamitin ko sa doon sa aking high power LED na panilaw ko sa gabi. Kasi ayaw kong gumamit nito. Wala rin akong paglalagyan sa motor. So, papakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung switch pagka ito na yung gagamitin ko. Kasi may nakaabang na doon. So, punta tayo doon, ha. Pupunta ako doon. Papakita ko sa inyo. Okay. So, nandito ngayon ako sa motor ko, no? Para makita nyo kung nasan yung switch ko. Ayun yung switch. Okay, ayun yung dalawang switch. So, pupush ko lang ito. Ayan, ito. Ito kasi isa may gamit na ito doon sa koso ko. Kasi, pag dito ko yung kinabit dyan, ito, itong switch na ito. Pag dito ko kinabit, ano yan eh, problema pa yan eh. Ito sa kabila, ganun din. Ito. Ngayon, pag nagdadrive ako kasi, ang hirap pag itong hawak mo, no? Nabibitawan yung trigger. Kaya, ayan, tatanggalin ko yun dyan eh. Ito kasi may gamit ko to, nakahazard kasi to. Kung nakikita nyo, meron ako dito. Ito yung busina ko actually. Ganon din ang sistema. Busina ko, ito yung busina ko. Kasi ang kamay ko, lagi nakagano. Hindi nakagano. Masakit yan dito sa kamay. So, yun. Yun ang purpose. So, switch, ayan, dyan nakalabi. Nakatago, di ba? So, okay, tuloy na natin. So, nag-setup na ako. So, kinabit ko na, ayan na, nakaready na. So, itong toggle switch na to, bali, gagamitin din natin. Mapakita ko lang sa inyo kung ano yung purpose ng aking electronic toggle switch. Same purpose, pero yung isa mechanical, ito mechanical, ito electronic. Okay, ngayon susuplayan na natin. So, siyempre kailangan may supply ito eh, so lalagyan natin ng supply ito. Oh, may supply kasi yan. Oh, ayan na, diba? So lalagyan din natin ng supply itong switch kasi positive yan. Okay,
Okay, nakasetup na. Ayan, nakasetup na. Medyo magulo. Ito yung isang switch. Yan. Ito lang yung switch na isa. Okay. Ito yung isang switch. Okay. Medyo gulo kasi ng aking ano yan. Ayan. Okay. So, switch. So, sira to. O, diretso na to basurahan. Sira eh. So, ito na nga. Yung toggle switch ng ano ng manual. Ito yung mechanical kung tawagin. Mechanical toggle switch itong black. Pag inon ko yung switch, magkakaroon ng contact, di ba? So, ano nangyari? Okay. So, ayan. Mechanical switch, di ba? So, ganun din yung electronic switch. So, ito lang ang pipindutin ko, yung switch na maliit. Mag-on na yan. So, alin ang mas maganda? Itong malaki o itong maliit? Pero kailangan marunong kayong gumawa ng ganito para magamit nyo as compact kasi ito lang ang nakalabas na switch, hindi ganitong kalaki. So kung kumpara nyo yung switch, no, ganyan lang siya. Ito lang maliit, ito yung malaki. So parehas lang sila ng function. So, pag inon mo to, ayan. Pag pinindot mo to, oh na siya. Ganun din to. Pag inon mo, mag-on ang ilaw. Kaya lahat ng aking toggle switch na mechanical, papalitan ko lang ganyan. Kasi, hindi naman kumukonsumo ng kuryente yan. Or ng baterya na malakas. Kasi ang trabaho lang yan, i-on lang yung pinaka-relay. Relay kung tawagin. Yung iba kasi gumagamit MOSFET. Okay, mahirap yung MOSFET. Bakit? Ang MOSFET, pag may load, nag-iinit yun. So, pagka medyo nag-init na yun, pwede pang makasira ng mga wirings yun pag iinit yung MOSFET. Once na naka-on yun, mag-iinit yun, lalo na pagka inamit mo sa high current na load, katulad ng mga MDL, mga high power LEDs, mga bumbilya na mga above 10 watts, ganun. Or yung sa headlight natin, hindi po pwede yung mga ganitong switch, yung mga ganito. Kasi mag-iinit talaga ang contact niyan. Ganon din sa relay. Ang relay kasi may capacity yan. 3 ampere, 5 ampere, yung mga ganon. Pag na-exceed nyo yun, mag-iinit din yung contact ng relay. Mag-i-stick yun. Maglalak. So kahit anong gawin nyo on-off dun, hindi mag-on yun. Kaya, press, release, bitaw. Dahil siyempre nandung magagaling yung power mo, hindi naman direct na battery. So, pag inon mo ulit yung power, ano pa rin yun? Parang ano lang talaga. Ganun. Mag-activate siya, diba? Wala pa nagkaiba yan dyan sa ano. Lalagyan ko lang ng filter to kasi nagbabackfire yung babackfire yung relay. Wala kasi ano yan, walang diode na nakakabit. Makakabitan ko pa ng diode. Kasi ito yung circuit. Ito yan. Yan, ito lang yan. 555 relay. Ito, wala ito. Tinanggal ko muna. Kasi kanina na lang pagkabit ko ay gumana. So, baliktad siguro yung kabit ko. Yun yun lang, simpleng circuit niya. NE555, napakamura niyan. Kayang-kaya niyong gumawa niyan. Kahit medyo malaki yung board, basta magawa niyo lang yan. Ayan. Electronic toggle switch. Simply by pressing this switch. Ayos. Electronic, may electronic toggle switch na tayo. Pamalit doon sa mga rocker arm na pag nabasa, nawawala ng contact. Happy ako dito, happy kasi may magagamit na ako doon sa aking high power LED na pinakita ko kanina sa inyo yung switch. Alright. Mechanical. Mechanical off. On, off. Electronic.
tag yung switch. Simple, pero parehas lang sila ng trabaho. Pinagkaiba, ito lang ang nakalabas na switch. Kahit saan mo ilagay doon, pwede. Eh ito, malaki. Malaking space ang mga gamit. Pwede kang gumamit ng dalawang switch na ganito, magkatabi sila. Magkaiba sila ng pwedeng switch. Eh ito, laki. Mechanical. Pag nabasa, nawawala ng contact. Eh ito, pag naka-case na to, hindi na yung mababasa. Ito naman, waterproof naman to. Hindi naman to nasisira kapag nababasa. So, yun lang po. Electronic target switch. Subscribe na po kayo sa channel ko para marami pa kayong makitang project na po pwede sa mga motor ninyo. Hindi ko lang alam kung may nabibili, parang meron, pero bahala na kayo kung gusto nyo bumili or gayahin to. Nakita nyo naman yung diagram, post nyo na lang doon, screenshot nyo, and electronics rules. Pagka marunong ka talaga, marami kang magagawa. Yan lang po. Subscribe to my channel. Salamat po.